Pirmado na ang IRR o ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Maternity Leave Law. Kasunod nito, pinawi ng DOLE o ng Department of Labor and Employment ang pangambang posibleng maging ugat ng diskriminasyon laban sa mga babaeng empleyado ang bagong batas. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, kalusugan at karapatan ni mami, ni baby at pati na rin ni daddy, yan daw mga rason sa likuran ng Expanded Maternity Leave Law, no, na ang IRR o Implementing Rules and Regulation ay pinirmahan kanina na isa sa mga huling hakbang bago maipatupad ang isang batas. Kabuuan na ni Redeline Pelayo ngayong Mayo. Si Redeline, na empleyado ng isang ospital, isa sa unang magtatamasa ng mga benepisyo ng RA 11210 o Expanded Maternity Leave Law. Sa ilalim ng batas, pinalalawig sa 105 days ang paid maternity leave. Bagay na ikinatuwa ni Redeline dahil mas mahabang panahong maaaruga ang 9 buwan ng hinihintay na sanggol. Medyo mahaba-haba po yung pagsasama namin ng baby ko. Tapos kung magpapa-breastfeed man po ako, medyo mahaba din. At least masusulit namin yung pagsasama namin ng anak ko. Pirmado na ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Maternity Leave Law na magiging epektibo 15 araw matapos ilathala ito sa mga pahayagan. Sa lumang batas, 60 days ang paid maternity leave na binibigay sa mga normal na panganganak at 78 days para sa cesarean section. Ngayon, 105 days na ito, cesarean man o normal delivery. May karagdagang pang 15 days na paid leave kapag solo parent ang manganganak. 60 days naman ang bigay na maternity leave kapag nakunan o may emergency termination of pregnancy. Meron ding opsyon na pahabain ng 30 days ang maternity leave pero wala nang bayad. At kung may pasalod, meron ding pasalive kung saan pwedeng ibigay ng babae ang 7 araw ng kanyang maternity leave para sa paternity leave ng kanyang kabiyak, kasalman o hindi. Bukod pa ito sa 7 araw na bigay sa mga tatay na Paternity Leave Act of 1996. Sakop ng Expanded Maternity Leave Law ang lahat ng mga empleyadong babae mula sa pribado at pampublikong sektor, kabilang na ang mga informal sector workers. Sakop din ang mga contributors ng SSS at mga babaeng national athletes. Nasisiguro natin that with this expanded maternity leave, ma-ensure natin ang health of our workers. Ang mga employers, they when they hire workers, they rise on the basis of their competence and integrity, hindi sa buntis o sa ganda. Ang ilang employers na nakausap ng GMA News, nakikita raw ang benepisyo at negatibong epekto ng batas. Para sa akin po, maganda po yon sa nanay. Meron pong maganda, meron din pong... Pero batas po yun, di ba? Opo, batas. Kaya kailangan po yun, sundin. Pinawi din ng DOLE ang mga pangambang maaring pag-ugatan ng diskriminasyon laban sa mga empleyadong babae ang mas mahabang maternity leave. Sino mang lalabag sa batas ay humaharap sa hanggang 200,000 multa o hanggang 6 taong pagkakulong. Ma'am Jess, isa marahil sa mga nakikita o at least inaasahang magandang epekto ng mas mahabang mga maternity leave ay ang mas magandang kalusugan ng pamilya, partikular ng mga bagong panganak na sanggol. Na syempre, ang mga employers natin ay umaasa na magre-resulta o may katumbas na mas productive at mas masasayang mga empleyado. Ma'am Jess. Maganda yung batas, no, Chino, pero alam naman natin yung stand ng mga employers o yung mga negosyante tungkol dito even before it was passed, no, nung pinag-uusapan pa lang na syempre may ano yan, may implication sa kanilang cost, no, kasi eh, 'di ba, they will hire women, yes, na mag-leave for so long kung sakaling manganganak o magbubuntis, and then anong implication nandiyan sa kanilang productivity? In the meantime, may mechanism ba in place to check kung may mga nagdi-discriminate na against women because of this law? Chino? Well, sa ngayon, Ma'am Jess, dahil hindi pang fully na lumalabas itong IRR, no? So, although sinasabi na March 11 pa, sinimulang ipatupad ang batas. Ibig sabihin, kung sino man mga anak ngayon, kahit na wala pa naman yung, o hindi pa lumalabas ang IRR, retroactive yan, no, sa inyong
yung mga karapatan nyo, no, base sa bagong batas. Dole, sinasabi na merong mga teams na maaring mag-inspeksyon sa unang bahagi ng taong ito, no, para makita kung paano ba pinatutupad ang batas at kung sinusunod ba. At syempre, bukas din naman ang tanggapan ng DOLE sa mga reklamo. Ngayong alam naman natin na sinimula nang ipatutupad itong nasabing batas. And I guess conservative na magsabi tayo na halos lahat ng mga babaeng empleyado na balak na magkaroon ng pamilya ay looking forward dito sa bagong mga karapatan na naibigay nga ng administrasyong Duterte sa ating mga babaeng mga manggagawa. Pero tama ka doon, Ma'am Jess, no, going back to the concerns, legitimate yung mga concerns daw sinasabi ng mga employers, no, na not only do they have to shoulder itong cost kapag kailangan mo nang bayaran itong employer's share ng paid leaves ng empleyado, kasi we understand kung government, part of it is shouldered by the GSIS. Pag private employees naman, part of it is part of yung overall na sweldo ng 105 days ay shouldered naman by SSS. So yes, may cost. At bukod doon, meron ding downtime, no, dahil yung empleyado na yon for 105 days at the barest minimum sa bagong batas ay hindi mapapakinabangan dahil nasa leave, no. Hindi ko alam kung merong mga pwedeng magkaroon ng ibang arrangement, no, na pwedeng work from home or iba pang mga arrangements na pwedeng pasukin ng mga private companies. Pero ang malinaw sa atin ngayon ay hindi napapakinabangan ang tinatawag nila downtime nga yung empleyado na yon na mag-avail ng leave. And then of course, yung vacancy, hindi mo naman pwedeng tanggalin yon ang empleyado na yon na under maternity leave. So you'll have to hire another set of employees para ma-replace lang ito ang empleyado mo na hindi makapag-function dahil nga meron siyang 105 days na maternity leave. Mm-hmm. Ma'am Jess. Pero ayun na nga, no, kailangan i-check mabuti itong mga kumpanya if they are complying, no? Baka kasi ang end, yes, result nito is women workers will be discriminated against. Madali naman, I suppose, i-check 'yan, no? Titingnan mo lang if through the years bumaba ang employment ng mga babae sa mga factory, sa mga opisina, then pwede na sigurong habulin ito mga kumpanyang nagdi-discriminate, no? I'm thinking in very simple terms, Chino. Pero ang tanong ko rin, entitled, yes, ba sa leave, father leave credits ang mga tatay? Kung sakali, magkaiba sila ng kumpanya ng kanilang mga asawa, yes, no? Yes. And then ang anak yung kanilang misis. Siyempre, may responsibilidad din ang mga bagong ama. Pwede, mm-hmm, ba silang, entitled din ba sila, right, sa leave credits, Chino? Doon sa lumang batas, Ma'am Jess, ang mga may entitled lamang ng paternity leave na kung tawagin na 7 araw ay yung mga legal husbands, no, ng mga nabubuntis o nanganganak. So they file it with their employers, they let the employers know. So hindi kailangan na magkasama sila sa isang kumpanya. So it's just enough to show yung a marriage certificate doon sa employer ng lalaki para pakita na legally married siya, and then inform na lang, no, na buntis ang kanyang asawa at mabibigyan na siya ng 7 days na paternity leave. Ngayon sa bagong batas, hindi kinikilala whether legal husband ka, common law husband, or hindi kayo married talaga, no. Basta ikaw ang kinikilalang tatay nung ipapanganak na sanggol, or ikaw ang kinikilalang asawa ng mga anak na babae, ay bibigyan ka ng 7 days na paternity leave. So, suma total, Ma'am Jess, around 14 to 15, depending on who you ask, no, yung magiging total paternity leaves, potentially, ng mga bagong mga tatay. Maraming salamat sa'yo, Chino Gaston.